palaisdaan at sakahan sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa ulan at hangin dala ng bagyong Luis. Nawalan pa ng kuryente ang buong lungsod. Naka-alerto naman ang iba pang bahagi ng Ilocos Sur at Abra dahil sa posibilidad ng storm surge. Makibalita tayo live kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Manny. Mark, Maki, hindi nakaligtas ang Ilocos Region sa gupit ni Bagyo Luis. Kaya naman apektado ang sakahan at mga palaisdaan. Ang kanya-kanyang PDRRMC ay naka-alerto magdamag. Pinangangambahan ng mga taga-Santa Ilocos Sur ang banda ng storm surge sa kanilang lugar. Kagabay pa lang ay naka-alerto ng mga residente dahil sa takot na abutin sila ng malalakas na alon. Hanggang kanina ay ramdam pa rin ang nangangalit na alon na sinabayan pa ng malakas na hangin. Natatakot ngayon ang mga residente dahil sa mga naglalaki ang alon at posibleng mangyaring storm surge at posibleng pasukin din ang kanilang mga bahay. Magdamag ding binayo ng malakas na hangin at ulan ng Vigan City. Magdamag ring naka-alerto ang PDRRMC para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. So up to now, nakamonitor kami. Yung mga staff natin, kinukuha yung mga report ng mga bawat municipalities kung anong nangyayari nila sa kanilang area. Kinaumagahan, nagsagawa ng clearing operation sa lugar para madaanan ng mga motorista. Winasak din ng bagyo ang ilang palaisdaan sa Lawag City, Ilocos Norte. Dahil dito, nangangamba ang mga mangingisda na malulugi sila sa mga susunod na araw. Ang mga magsasaka sa lungsod, problemado rin dahil nasira ng malakas na hangin at pag-ulan ang mga palayan. Inani na lang nila ang ilang palay na pwede pang mapakinabangan. Sa kasagsagan ng masamang panahon, nawalan pa ng kuryente sa buong lungsod. Natumba kasi ng malakas na hangin ang ilang puse ng kuryente. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, nananatiling naka-alertong mga opisyal at residente ng buong probinsya. Nakaranas rin ng mga pag-ulan sa probinsya ng Abra, pinadapa ng malakas na hangin at ulan ang mga pananim na palay sa lugar. Sa kabila ng mga pag-ulan, sinabi ng Department of Agriculture sa lugar na hindi pa rin sapat ang tubig ulan para makapagsaka ang mga residente. Mark, Maki, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at iba pang lalawigan dito sa Ilocos Region. Kaya naman ang kanya-kanyang PDRRMC ay nakabantay pa rin at binabantayan na ngayon ang posibleng mangyaring storm surge lalong-lalo na dito sa Ilocos Sur na karamihan ay nasa coastal area. Kaya naman binabantayan ngayon ang baybayin para matignan kung may posibleng mangyari ang storm surge. Yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.